Okay, so last weekend, last Saturday, I went to this event in Manila, which has an advocacy to clean Pasig River and make it great again. But before we go to that story, let me first share to you yung backstory kung paano nangyari yung event na yun or how we end up there dun sa event na yun. Okay lang ba? At least give me mga 2 hours. Try ko mag-scrap ng iba kong... Pwede ko bang paltas yung mga kasama ko? Kasi... Or basta makabuo kami ng 3, ganun. Pwede ba yun? Okay naman. Okay. Sige, yun lang. Okay na. We'll be there by 9 na lang. Okay. 30 minutes before 9. Medyo physical. Well, hindi naman siya sobrang physical. Pero you might experience long stretches of walking. Nasa labas siya. So, yun na lang. Wear comfortable clothing, especially comfortable footwear. Okay, basta masaya to. Yun na, adventure na masaya to. Yes. Around Manila lang yung area? Manila lang. Binondo and Intramuros. So, alright. Okay, sige. Thank you, Angel. Okay. Salamat. Thank you. See you bukas. Alright, bye-bye. Bye-bye. It's 8:20 in the morning right now and may event kami later at 9 and you think we're late. We're already late. Kasi yung assembly time is at 8:30. So, yun, I'm just waiting for my friend to come and punta na kami dun. Ang suit ko is t-shirt, then shorts, then look at my friend. Formado ka. Kaya ba hindi? Binibawin ako dun. We made it dun sa event between 9:45 to 10. Then we immediately got instructions and binigay sa amin yung mga items that we will need para dun sa event. Apo, ako ay aalis na muna. Kailangan kong balikan ang mga lugar kung saan ko marahil na iwala ang mga alaala. Baka sakaling maalaala mo ako. Kapag naipakita ko sa iyo ang mga iyon, nagtatanggolahiri. After that, we are asked to listen to a recording kung saan nag-uusap si Lola Hering and his husband tungkol dun sa mga favorite places nila around Manila. Then we were given a map, a printed map, to plot yung pupuntahan naming areas. Then after that, yun na, lakad na kami going to those places. Habang piniprepare ni Lenny yung next clue namin, we are toured by the owner of the museum na si Sir Rob. Para sa isang local space, magkaroon ng istorya na kakaiba sa mga nakikita sa National Museum. That museum was very cool and meron sila mga old photos nung Manila and it gives us a nostalgic feeling kung gaano kaganda yung Manila before. Yeah. Ang sabi daw po eh, ito yung itinigay ni Lola Gorita. And now we've got the next clue and that clue tells us na to go to a church, light up a candle, and pray for our wishes. As soon as we did that, may lumapit sa amin which is yung manghula, which is the bearer of the next clue. So yung manghula? Parang masunuri ito kuya. Oo naman. Chapel ko? Sige. Lagay mo ng energy mo. Sige. May... Ano yung vibes mo? Katanungan ka ba? Sige, katanungan tayo. Wow! Parang nagbabasa si Lola. Babasa siya ng sulat. Iniiwan niya yung sulat. Ang basa nga. Irog ko. Irog. Magkita tayo sa Vino Padilla. Ah, Umpin. The next clue na nakuha namin directs us to Ongpin, kung saan I'm about to experience doing a ritual. Uy, green! Prosperity and success! Wow! Jack is back! So, prosperity and success. 8-4-7. Dahil alam
kung nauuhaw ka. Ang sweet naman ni Lola. May pagkain na. 847. 847. Balik tayo. One lot meal. Espero. Uuuha po pala. Kasi lola po kanina pa po pala nakaalis. Upo muna kayo, nako. Libre ko na po yan sa inyo, ma'am sir. Kain po kayo, ma'am sir, nako. Libre ko na po yan sa inyo. Kasi po dati si Lola, napagkasarap-sarap po magluto. Hindi ko mahilig po si Lola sa mga Chinese. Pero kaya ano to? Si Lola po kasi, palipat-lipat po siya dyan sa may binondo. Palipat-lipat po siya dyan sa may binondo. The next clue was handed to us and yung clue na yun directs us to go to Manila Post Office. Oh, di ba? Ay, oh, sabi tama ang sinabi niya. Kumusta na po si Lola? Oh, ito po. Basahin niyo po, baka makatulong kayo pa sa paghahanap ko kay Lola. To be honest, meron kaming emergency phone that was meant to use pagka may emergency nangyari. But unfortunately, this is the only time na hindi namin na-gets yung clue. So we have to ask yung event coordinator kung ano yung next namin gagawin. Then after a few minutes, after bigyan kami ng instructions, we have finally met yung next bear ng next clue. Wait lang. Hindi siya. Ito. Hello po. Bumsa. Ayun po yung apo ni Lola. Oh. Dala niyo ba yung ano, yung box niya? Oh, bigyan mo yung box. So, tara po. Ayun si Lola, oh. Ay, Lola! Lola! Ang meron, nakaramdaman mo ba Lola talaga? Lola feels. So, mag-happy birthday kayo. Ano yun? May ganun pa daw, di ba? Sige, character tayo. Oh, sige. Okay. Tangina nyo eh. Hindi ko yung na-immersed eh. Ikaw lang naman yung hindi yung character. Ano naman si Lola? Bilis nga, no? Literal. Ayan, 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 ayan. Bakit tingnan nyo ako? Parang Mila. Ayan, mahal ko nga po, alam kong susundan mo ako at baka man napagod ka, sana ay marami kang natutunan sa pagsunod sa aking biyaya. Matanda na ako at sampu ng aking generasyon sa pinabayaan ng ilog na ito ay humingi ako ng pamahin, patawad dahil ganito naming iiwan ng ilog na ito. Naway maging aral ang aming pag... So the main story of this activity is about yung Lola, a grandmother na she is sharing his past memories about Pasig River, kung gaano siya kalinis, kung how good it was before. And yung message probably no activity na to is for us to make it clean again para ma-appreciate natin yung Pasig River. So yeah, it was really a fun event. Sobrang thankful kami dun sa organizer ng event because it gives us a wonderful experience. So yun, sobrang saya ng event. We're looking forward to experience more of those things. It has been a month since nung activity na to. I have to pause because I have a lot of personal struggles na kailangan ko muna ayusin. And I guess I'm back in making videos. So yun, if you're not subscribed, please subscribe to this channel. And yeah, hope to see you in the next videos. Peace. Bye. We'll be right back.